Alright, good day once again mga kapatid. Welcome umuli. Welcome sa ating channel. Here we come back in. Alright, for this video mga kapatid, ibabahagi ko po sa inyo yung karanasan ko po dito sa aking tabuhan. Ayan, so mahaba-habang panahon na rin na mayroon po ako mga karanasan na po sa pag-alaga ng pabo. So para po sa mga bago pa po sa pagpapabo, madalas kasing tanong doon po sa grupo natin sa usapang pabo, alin ba yung mas maganda? Pagkatapos mapisa yung sisiw, iwalay agad sa inahin or ilagay agad sa brooder? So ayan, pasensya po kasi doon po sa ating grupo bibihira lamang po akong makapagbigay ng advice doon kasi time consuming po yung pagta-type. Yung gusto kong sabihin ay ita-type pa po. Time consuming po talaga mga kapatid. Alam nyo naman na ako personally busy po ako sa maraming gawain dito sa pabuhan. Tapos ito, nag-vlog pa po ako. Kaya pasensya po. So ito, kung sakali po na may magtanong po patungkol po sa ganitong sitwasyon, ito na lamang po yung aking ibibigay. Ayan, so sana po makatulong at makabigay po ito sa inyo ng kaunting impormasyon. At ito po, samahan nyo po ako. Here we go, let's go! Ito po sa sitwasyon mga kapatid na yung mga siso natin ng bagong pisa, alin po ba yung maganda? Yung bubang iwalay o isama yung inahin sa kanyang mga sisiw? Dati po mga kapatid, yung nagsisimula pa lamang po ako sa pag-aalaga ng pabo, hindi ko po gusto yung isasama yung nanay sa kanyang mga sisiw. Kasi nga, nagsisimula pa lamang ako noon. Sa una ko kasing subok na isinama ko po yung nanay sa kanyang mga sisiw, ayun, namatayan po ako ng sisiw. Sa ganong sitwasyon kaya para po sinabi ko sa aking sarili na hindi po maganda. Pero sa katagalan po mga kapatid sa aking pagpapabo, sinubukan ko po yung mga bagay-bagay talaga kung ano po ba yung nararapat gawin. So sa ngayon po mga kapatid, yung dalawang pamamaraan na yan ay hindi po natin yan masasabi na masama yung isa at mabuti yung isa. Dahil para sa akin mga kapatid, yung dalawang paraan na yan ay gamit po yan sa ating pagpaparami ng pabo. For example po mga kapatid, yung iba kasi nating mga kababayan, gusto po nila na isasama po yung nanay sa kanyang mga sisiw. So sa ngayon po mga kapatid, agree po ako niyan. Maganda po ang resulta pag yun pong ating mga sisiw ay kasama niya po yung kanyang nanay. Ayan, unang-una po, hindi na po tayo gagasto ng pailaw sa ating mga sisiw kasi lulukuban niya lamang po yung kanyang mga sisiw at tiyak na mabubuhay po yun. At pangalawa, madali lamang po niyang maturuan yung mga sisiw na kumain po ng mga dahon o kahit anong pagkain po na ating ibibigay. Kumbaga, madali lang po yung improvement sa pagdating sa pagkain. Ayan, yung mga dahon, mga gulay, madali lamang po nila yung matutuhan kasi yung nanay nila ay yun po yung magtuturo sa kanila kung paano po kumain ng mga ganong pagkain. Ayan. Kaya lang, may hindi po maganda minsan na nangyayari pag isasama natin yung nanay. Kagaya po nung una ko pong subok niya na may namamatay pong sisiw. So ganito po yan mga kapatid. Ang inahin ay hindi po yan parihas ng behavior. May nagdanghag lang or yung tatanga-tanga, o sadyang ganun po talaga siya. Yun pong naaapakan ng nanay ang kanyang mga sisiw. So bilang breeder po mga kapatid, dapat marunong po tayong kumilatis ng inahin. Sa akin po bilang tugon o paraan ko po para po malaman na yung inahin na yan ay maganda po siyang mag-alaga ng sisiw. Kapag pugad po natin ng mga sisiw mga kapatid, unang araw pa lamang po, at isinama na po natin sa brooder yung nanay at saka yung sisiw, once may namatay po na sisiw mga kapatid, yun. Isa po yung sinyalis na red tag na po yung inahin na yun.
Kumbaga, hindi po siya marunong mag-alaga ng kanyang sisiw kasi namatayan po siya. At yung sisiw na yun, mga kapatid, hindi po yun namatay dahil sa sakit. Ang resulta po yun, ng pagiging hindi magandang nanay ng inahin na yun. Natapakan po yun, mga kapatid. So, sa ganyang sitwasyon po, kaya hindi po natin matatawag na mali po yung gagamit po tayo ng ilaw. Kasi, pag itinuloy nyo pa po na isinama yung nanay na yun, yung nakapatay na po ng sisiw, tapos yung sisiw, malayo na po yung isang linggo na hindi po yun madadagdagan. Kinabukasan po, may mamamatay na naman yan. Kinabukasan po, mayroon na naman. Siguro, walang mamatay kung yung kanyang sisiw ay dalawa o isa lamang po. Pero pag mahigit sa 10 na po, natitiyak ko po na may madadagdag pa po doon. Lalo na po pag yung inyong kulungan o yung brooder na nilagyan nyo po ay maliit. So, ayan po. Kaya po sa pag-aalaga ng pabo, mga kapatid, wala po tayong masasabi na hindi maganda yung isang paraan, yung iwawalay yung nanay at yun namang isasama yung nanay. Kumbaga sa dalawang paraan na yan, mga kapatid, ay magkaagapay po yan, dalawa na yan bilang breeder. So kayo po kung sinasabi niyo po na hindi maganda talaga na isasama yung nanay, okay, pagbibigyan ko po kayo. Pero sa susunod na mga pagkakataon, hindi po natin alam yung ilalabas ng bukas. Siguro yung inahin na yan na maganda po magdala ng sisiw sa ngayon, okay po yan. Pero may inahin po talaga, mga kapatid, ipinapasiuna ko na po sa inyo na hindi po siya marunong magdala ng sisiw. So yung inahin na yun, mga kapatid, pag nasalubong nyo na po yun, doon na po kayo gumamit ng ilaw. Kumbaga iwawalay agad yung inahin sa kanyang mga sisiw, kagaya niyang nakikita niyo po. Ayan. Kaya lang, kaya po yan nawalay kasi nga, resulta po yan ng incubator. Pero, marami na po kasi akong mga sisiw dito na napalabas, mga kapatid, na nilimliman lamang po ng inahin. Kaya lang, iwinalay ko na po kasi alam ko na po na yung inahin na yon ay hindi po siya marunong magdala ng kanyang mga sisiw. First day pa lamang po, mula nang pinugad yung sisiw ay nakapatay na po siya ng isang sisiw. So yan lamang po, mga kapatid. Kayo po kung sa tingin nyo po ano po talaga ang pinakadabis, masasabi ko po na dabis po talaga yung isasama yung nanay. Kaya lamang po may kaakibat po yan na peligro sa ating mga sisiw. Kaya kung ganun po yung inahin na yon, yung hindi po siya marunong magdala, mas maganda po yung gumamit po tayo ng ilaw. So kung i-apply natin yung dalawa na yan, ay magiging tunay na breeder po kayo, mga kapatid. Ayan po yung masasabi ko po. Pero may isa pa namang paraan, kahit ipagpalagay na lang natin, na hindi talaga tayo gagamit ng ilaw para wala pong gasto. Kumbaga prioridad po talaga natin na isama talaga yung nanay at saka sisiw. So kung dalawang inahin po yung nagkasabay na magpisa, isang inahin yung padalalhin mo. Yung hindi marunong, paliguan mo na purgahin para umitlog ulit. Ayan. Ayan po yung sagot ko, mga kapatid. Alin nga ba yung maganda sa larangan ng mga sisiw, yung isasama yung nanay or iwalay agad? So kung nagsisimula pa lamang po kayo ngayon, mga kapatid, kung balak niyo po talaga na magparami talaga ng mga sisiw ng pabo, mas maganda po na aralin niyo po yung dalawa na yan. Wala pong masama sa dalawa na yan, mga kapatid. Kumbaga, kung marunong po kayong gumamit sa isang paraan na isasama yung nanay sa kanyang mga sisiw, at marunong rin kayo na hindi isasama yung nanay, natitiyak ko po, mga kapatid, na magiging mahusay po kayong breeder pagdating po sa pabo. Katunayan kasi, mga kapatid, kung dadami na po yung inyong mga inahin, natitiyak ko po na darating po kayo sa punto na kagaya ko na po na gagamit po kayo ng humid incubator. So paano po pag yung ang inyong inaaral o pinapractice lang ay yun pong isasama yung nanay, baka hindi po kayo matututo kung paano naman yung hindi isasama yung nanay. Kasi sa incubator wala na pong nanay dyan, mga kapatid. Yan po yung pakatandaan nyo po, sa incubator wala na pong nanay. Kumbaga
automatic. Pagkalabas ng sisiw, ayun, walay na talaga. Walay na sa incubator. So, ganyan po yung gusto ko pong iparating at ibahagi po sa inyo mga kapatid na... Pero sa totoo lang talaga, masigla po yung sisiw na kasama po yung nanay. Pero ganun nga, may mga nanay po na hindi po marunong magdala ng kanyang sisiw. So, breeders, kung breeder po tayo, kikilalanin po natin yung ating mga inahin. May red flag po na hindi po siya marunong magdala ng kanyang mga sisiw. Kaya, nasa atin na po talaga. Kumbaga, ganito kasi yan mga kapatid, kung breeder po kayo, malalaman nyo po yung karakteristik ng inyong inahin na maganda ba siyang magdala or hindi. Kasi, araw-araw mo kasi yung nakakasama sa umaga, sa hapon. Ako nga, tanghali, kagaya ngayon, tanghali. Ayan, kumbaga kasama-kasama ko po sila. Kaya, na-obserbaran ko po kung ano po yung mga behavior nila. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Sana nakabigay ito ng kaunting idea sa inyo. Lalo na po sa mga baguhan na gusto po magparami ng kanilang mga pabo. At sa mga bago at ngayon lang nagawi sa aking channel mga kapatid, baka naman, huwag niyo po sana kalimutang mag-subscribe. I-click ang bell button nang sa ganun ay man-notify ka po ni YouTube sa tuwing may bago akong upload. At lagi niyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye!